guys, welcome back to our YouTube channel. Hey guys, welcome back. Time check 9 o'clock. So ngayon ay mag-recover tayo ng ice box o kaya refrigerator. Yung mga refrigerator na no frost. So ngayon ituturo natin ngayon kung paano i-recover ang ating ref. So bago dyan ay ituturo natin ngayon ang paano i-recover ang ref na itatapo na kasi mayroon tayong mga ref. Yun lang ang ating preparation. Ulit ay mayroon tayong recovery machine, mayroon tayong recovery tank, mayroon tayong mga hose at kumpleto tayo sa gadget. Walang mag-alala. So dito na natin mag-umpisa. Itatapo na siya. Kailangan din i-recover na yung refrigerant gas. So ang gas nito ay 134A at ito kasi ay program ng energy. So tayo ang naatasan upang itatapon ito, puro kailangan natin i-recover. Yun nga, ito yung pagre-recover natin ay ito na ay nilagyan ko na ng quick access valve. So ngayon pag bubuksan ko yan ay nakabukas na yan. So mayroon na yan, yun, sumisingaw, mayroon na yan, pumasok na yan dito sa, so mayroon tayong din gauge. So ngayon pumasok na yan dito sa ating recovery machine. So yung recovery machine ito yung magpapump papunta dito sa tangki. So ngayon empty na to siya, magiging 134A na to siya kapag ano. So yun na, titingnan natin kung paano na siya ipapump. So ngayon ay ang gagawin natin ay, so ang pressure kasi ng 134A ay standing pressure is 75. So ngayon ay pagpaandarin natin yan, tataas yan ang ano, tataas yung pressure niya kasi pinapump, sirado pa yung tanke natin. So ngayon dito tayo magpasok. So ngayon umabot na ng 100 yan. So ngayon kapag pasok na siya tanke, bubuksan na natin. So pumasok siya ngayon, sirado natin ulit, parang siyang nag-stack ng gas dito, hihigupin niya yung galing dito sa ref. Hihigupin niya lahat ng ano dyan. Antay natin hanggang mamatay. Ayun, patay na. Ibig sabihin, wala na siyang nahigup. So, wala na siyang nahigup. So, wala nang freon. Wala nito, empty na to. Kasi automatic to siyang ano natin. So ngayon ay bubuksan na natin. So wala na nga, ubos. So ngayon ay tatanggalin na natin to. Kasi hindi naman to siya permanent dito. Tatanggalin na natin to. Ilalagay natin to sa kabilang unit na naman. So yung mga kaibigan, ito yung paano i-recover ang ref na silyado. Kasi pag brand new talaga, pag ref, window type, mga silyado yan. Yung topic natin kahapon ay yung window type. Naubos na natin, natapos na natin yung recover ng aircon. Ngayon dito naman tayo sa ref. So ngayon pupunta naman tayo doon sa kabila. Okay, ito na yung butas niya. Yun, di ba? Nakita natin yan ang butas ng pagre-recover. Yun yan yung ginamitan natin yung access valve. Ito na yung butas niya. So wala nang freon to. Pwede na siyang itatapon. Sino yung mga gustong sumunod, kukulin nyo na lang kasi tatapon na to dito. Ito kasi sa US, mga machine dito na hindi na kailangan, tinatapon na. So yung mga scavenger dito, yung mayaman,
So hindi natin gawain yan, bawal sa atin. So ngayon pupunta naman tayo dito sa next, sa isang machine. So ngayon ang papansin natin ay sealed din to siya. So dito tayo maglalagay. So ito ay 3/8. So tatanggalin natin yung ang 1 port, kasi 1 port yung ginamit na kanina. Ngayon 3/8 naman ang gagamitan natin. Guys, patuloy natin yung ang ating trabaho. Ito na ang mga pangalan. Patuloy, dito kasi nilagay sa harapan yung mga pangalan. So ngayon natatagal tayo dahil nagawin na natin. So ito yung nare-recover natin. Ito yung recovery machine natin. Ito yung nare-recover natin. Tapos na to. Yan. Pangalawa. Yan. Yan ang mga na-recover natin. So pupunta tayo dito sa kasunod. Lahat yan para recover natin. Yan. Napansin natin, nakahilira yan para mabilis. Yan. Yan yung lahat na yan. So mayroon tayong mga 15 na machine ngayon na i-recover. So guys, so tuloy tayo. Ito ang gagawin natin, ang procedure. So higpitan natin. Okay, ako na lang pala, ako na lang mag-put dyan na lang kayo, manood na lang kayo. So ito yung quick access valve. So ito yung paraan para siya ay ma-recover. Bawal siya itapon na mayroong gas. Kailangan inti na. Mas maganda nga sisirain siya para ano, nakikita na wala na talagang gas. So ngayon bubutasan na natin ngayon. Ito yung pinaka-pambutas niya. So tapos na. So kung bubuksan natin, mayroon na siyang lumukas, di ba? Okay. Ngayon, lagyan natin nga yung hose. Ito yung hose niya. Okay. Okay. So nakita natin. So yan yung hose niya, nilagay na natin. Ilagay na natin tong hose. Bubuksan na natin tong valve. Kasi binutas na natin. Suro agad natin. So ngayon susundan natin hose kasi malayo na naggawa tayo ng extension. So nakita natin ngayon ay mayroon siyang pressure na ilan ba yan? 40. So 40 ang pressure niya. So ngayon papasok siya dito. Yan na, 40 din. So nakasaksak na, iuunan natin. Ito yung switch ng ano natin. Bago natin i-on, ipa-parts muna natin kasi yung hangin sa ipa-parts muna natin, parang pure ang gas na papasok sa tangke. So ngayon nakasarado yan, i-on muna natin. Nasa, diba? So ngayon nabuksan ito ng pressure nya. Yan, tumaas. Yan, taas na. Pwede na natin bubuksan itong valve. Itong valve, bubuksan na natin ito. Papasok na siya sa tangke. Yan. Mababa yung ano. Ito lang pag-re-recover. So sa lahat ng mga nanood natin, ganun lang. Magtanong, parang matuto. Wala kasing magaling na hindi nagtatanong. Lahat ng mga magagaling nagtatanong. So ngayon ang topic natin ay paano i-recover ang ref na refrigerator na silyado. So buksan natin ulit. So hantayin natin hanggang maubos yung ang freon doon sa nire-recover natin sa kabila. Yon, maubos, mamatay kusa yung machine, yung recovery machine natin. Ibig sabihin wala na yung laman. So ngayon ulit natin guys. So pure na gas. So pagpupuno naman to, ililipat naman natin sa tangke. Yan, patay na siya. So ibig sabihin wala na siyang gas, zero na. So titingnan natin.
Kaya titingnan natin yung ano. Okay. Ito nag-negative na yung ano ko, gauge. So wala na siyang gas. So bubuksan na natin to. Dahil wala na to. Ngayon tatanggalin naman natin. Tatanggalin natin yung kinabit natin. Okay. Wala na siyang gas. Wala na siyang freon. Open natin. Ito yung kahapon na mga na-recover natin. Ready for disposal. Ready recover the aircon. So last na to. Pinaka-last na yung ano natin. So for the last time, ulitin natin yung procedure. So kinabit na natin yung tangki na sa recovery tank, recovery machine. Tatay dito sa pinaka ready natin. So ngayon nakasirado yan, binutas ko na yan, ngayon bubuksan ko. Pag parts ko, pagbukas ko, yan, bukas na yan, yan. Bukas na yan. Okay? Tingnan natin yung gauge. Pumalo yung gauge, 40, oh, 40 PSI. Pressure per square inch. So ngayon, ipa-parts muna natin dito sa tangke kasi open yan. So naka-parts na, parang pure gas yung papasok. Ngayon ay panda rin natin yung recovery machine. Ngayon ay pumasok na siya ng vibration. Okay, pumasok natin ulit. Parang pumasok sa tangke. Ayun. Parang na pumasok, sara natin ulit. Para mag-ipod siya ng gas. Pumasok yung gas. Marami lang gas. Nabot siya ng 100. Buksan ko na naman ulit. Hanggang mamamatay yan ng ano, machine, wala na siyang mahihigop, mamamatay na siya. So, ganun lang. Okay. Maraming salamat sa inyong panonood. Mag-subscribe kayo para sa sunod na ating video ay tingnan na masundan natin ang mga huwag kalimutan yung kampana. Magtingin yung kampana para ang maano. Buksan natin. For the last time, tatlong ulit natin hanggang natapos. So tapos na ang ating pag-recover. So ang sunod nating procedure, itatapon na natin sa dumping. Yun na, dagalin na to sa China siguro. Okay. Isa pa, mga dalawang karga siguro, patay na yan. Kasi rep naman, maliit lang yung karga dyan. Kita natin na tumakarga niya, konti na lang. Ito, wala na, sirado na. Okay, zero na, zero gauge, nakita nyo, zero gauge. So dito sa gauge ko, negative na siya. Ayan, negative. Kaya tapos na ang ating guys, tapos na ang ating pagre-recover. Mag-subscribe at huwag nyong kalimutan ang bell button, yung kampana natin, para sa sunod nating video. So maraming salamat sa inyong panonood. Thank you very much. God bless.